So mga paps, ito na yung ano, sa right side ng Shogun R125. Nakita nyo ito mga paps. Ito nyo yan. Ito una nyo ikakabit itong gear. Tapos ang kasunod yan ay shafting. Kailangan nakatupit eh. Ano, ito yung ano, ito paps yung selector shaft. Ayan, oh. Ito may problema rin to mga paps. Kung makikita nyo ito, pag pinagmasdan yung mabuti, ito dapat ito, wala itong preplay. Ang problema nito, itong part na ito, ito ay yung mismong itong pin eh kahit na yan, kahit na. Cause din ito ng misgear. Nami-misgear yan, mga paps. Natanong kayo sa mga Shogun R125, baka lagi nagmi-misgear. Ali sir, ito. Open po. Ito mga paps, dapat ito maipa-ayos din ito ha. Kasi yan, kung siya ng misgear. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko mga paps. Marami kayong matututunan. Ayan, nakita niyo yan. Iyan yung pagkakasunod para detalyadong-detalyado tayo rito mga paps. Shogun R125 kayong right side. Siyempre, huwag niyong kalilimutan yung ano, yung dowel pin. Ayan, no? Doon sa ship drum. Doon yun. No? Alam niyo guys. Dalawa yan. Okay. Ay, sir, ano ba dito, sir? Okay. Ayan, dalawa ha. Kasi na kayo, hawak ko yung ano, yung camera natin eh. Kasi, okay. Okay, but mo sir. Ay, buti ito akin ito. Itong kaibigan ko ito eh. Baka magtampo pag binidyo ko siya eh. Ayan, ayan o. No? Okay. Ito nyo yan guys. Ayan, ito yung stopper guide. Dapat yan po ang spring. Ito yung spring. Pagka yan ay putol, ang cambio nyan, minsan bumabalik sa primera din. Bumabalik. Magulo ang cambio nyan pag naputol yan guys. Kasi ito yung mismong guide. Dito sa... Ano ba yun? Wawala. Dito sa tinatawag na kalimitan ng mga magagawa, yung tinatawag na ano ito, star. Kasi korte siya na ano, star eh. Pero may dahilan yan kung bakit naging star yan. Nakita nyo itong ano, yung side, yung gitna ng star. Yun, yung gitna. Doon nagrarampa, rumarampa yung totong guide na ito mga tropa. Makita nyo ha, pagka yung kinakapit na natin. Ha? Ganyan na yan, kasimple. Mga guys. Okay, unang yung gawin. Ito yung collar, ha? Ito yung collar. Insert mo yan dun. Yun! Very easy, di ba? Ito ang kasunod, guys. Yung pagkakabit nito, guys. Tandaan nyo, nakasentro yung gitnang yun. Ito. Doon sa lakabitan ng bolt, doon sa gitna ngayon. Minsan, may guide, hindi kayo magkakamali kasi hindi nyo may papasok yung bolt eh. Pag sala, hindi nyo may papasok yung bolt. Pero nakagawa ako nito na ano guys, CB110. Kasi may mekaniko, hindi ko nasasabihin kung sino pa. Mga tropa ko rin. Nagkabit nito, eh ano, alam mo kabit nito? Pabaliktad. Ang kagandahan sa CB, hindi mo mahalat ang baliktad. Kasi sa CB110, halos yung gitna yon at saka itong mga pins ay halos ay pantay na pantay lang. Pero nagkabaliktad ang gawa niya, mga guys. Nabaliktad siya dyan. Ang nagiging problema niyan, pagbaliktad, like CB110, pumakakambyo pero hindi tumutuloy. Nagulat nga yung, ano, yung mekaniko niyan eh. Sabi niya, anong nangyari? Eh, siyempre, hinanap ko rin guys. Kaya dapat marunong tayong bumasa ng pyesa kung saan ba ang kaukulan niya. Kaya lagi niyong tatandaan guys ha. Marunong bumasa ng pyesa. Uunawain natin bawat uri ng parts. Kahit pa hindi tayong gumawa, siguro malaki ang chance na maisauli natin yung sa tamang kalalagyan niya.
Okay guys ha, ito wag kayong kakabaligtad. Pagdating sa CB, halos nagkakabaligtad yung ibang mga kaibigan natin, mga mekaniko dyan. Pero sa kagaya nito, Shogun 125, medyo malabo magkabaligtad mga tropa. Sesya na kayo mga paps. Hindi pa natin yung aking tripod eh. Mag-improvise pa tayo. Yan. Single hand lang tayo rito mga paps. Oh, nakita nyo paps? Very easy ha. Diyan, dapat nakalain doon. Okay. Ito yung kusunod. Lagyan natin itong sa shifting drum yung guide star niya. Selector yan. Kusunod yan guys yung select shifting. Yun, dapat yun, pasok doon sa spring doon, no? Okay, guys. So, guys, pag nakita nyo to, ito yung may spring dito. Pag putol to, pag umapa ka ng cambio, hindi agad bumabalik. Hindi bumabalik yan, guys. Ayan, nakasit yan doon. Ayun. Rest to, guys. Ayan, nakita nyo, guys. Ayan yung sumusungkit para malipat ang cambio. Tapos kabit ang collar bushing. Ayan guys. Then yung washer and then yung bolt. Washer and then yung bolt. Eso na kayo guys ha. Ito na yan. Yan yun guys. Ang kasunod yan guys, ito. Ayan, ang neutral yan, neutral. Ito ang susunod nyo, itong gear na ito guys. Ito muna, bago yung oil pump guys. Bagong oil pump, ito muna. Then yung oil pump. Guys, ang oil pump, tatandaan nyo, may guide yan. Dowel pins. Yan, sa dowel pins ng oil pump. Tapos ito yung oil pump. Note natin dito, guys. Ang oil pump, dapat lalagyan nyo muna ng oil, mga tropa. Kasi, pag hindi nyo nilagyan yan ng oil, lagyan nyo ng oil yan mga tropa. Ayan. Kasi may mga pangyayari yan. May pangyayari yan. Lalo kung halimbawa, sa scooter, yung mga Mio. Once na nagkabit sila ng oil pump nito, hindi sila naglagay ng langis guys. Hindi agad bumobomba guys yung langis pataas. Hindi nagse-circulate. Kahit pa sabihin, bago pa ang oil pump nila guys, tandaan nyo. Ayan, pakabit na yan guys ha. Ganyan. Ayan, ganyan yan guys. Oh pare. Palita. Wala. Tapos ito guys, importante rin to mga tropa. Ito, nakita nyo ito. Simple lang, diba? Simpleng strainer, pero dapat ito walang dirt. Kahit anong uri ng dumi, tanggalin nyo hanggat maaari. Kasi bali walang silbi ito mga tropa. Walang silbi ang oil pump mo pag madumi yan. Tandaan nyo yan ha. Hindi magsi-circulate ang langis nyan mga tropa. Ay, okay lang ba? Para naipo ko sila. Salamat ha. Pa-shout out pala kay paring Luis, yung pinsan ko diyan sa Swerte Plaza. Magaling na mekaniko 'yan.
Ito nga pala ang motor niya, no? Awit. Ayan yan. Mabilis yan. R150 FI. Stress bike. Ayan, nakita niya mga tropa. Pag magkakabit ng oil pump, ipipil nyo muna, maglagay-lagay nyo doon ng langis, ha? Sa likod. Para sumasampa kagad. Okay? Tapos kabit nyo yung tatlong bolts. Ayan. Ito yan. Ayan. Okay? Anong kasunod dyan, mga paps? Ito na. Ito na ang kasunod dyan. Yung bang kasunod na mas magandang kasunod dyan. Ito. Itong bushing. Ay, sir. Mga tauhan ni Kap. Yan, yan. Bushing. Yung babae. Yung babae, Doc. Last kabit mo ang primary clutch, mga tropa. Ngayon, papaliwanag natin itong spring. May function yan. Nakita niyo, mga tropa. Pag-pinit mo yung ito, itong tawag dito, itong gitnang ito, itong collar, clockwise, freewheeling yan. Pero pag once na pinihit mo yan ng counterclockwise, kakagat yan dito sa bell. Kakagat yan sa bell. Dapat ito yung one way ang ikot. Pagka pumihit kayo ng clockwise at kumagat, may problema yung loob niyan, mga tropa. Angatin nyo yan, may tatlong ano yan, steel ball, saka tatlong spring. Ang tawag dito nga pala, kasi nalimutan ko doon sa ano ko, sa isa ko sa infiniture ko na Vega. Ang tawag dito ay clutch cage, mga tropa. Yung plastic parts ng kabitan ng mga bearing. Clutch cage yan, nalimutan natin. Kabit mo ganyan yan, mga paps. Kakabit nyo yan, mga paps. Tinan nyo yung collar sa itas, pihit-pihitin nyo, ha. 100 lang yan, mga paps. Nakita nyo, kumabit. Lalo na kung dalawahin pa nyo yan. Ngayon, kinabit natin. Hindi natin may kakabit yung secondary clutch. Bakit? Nakaharang ngayon, no? Nakaharang. Nakita nyo, mga paps. So, ang pagkakasunod, secondary clutch muna. Okay? Ayan yung may iwan yung bushing. Ano yun, sir? Wala, sir. At pinapose lang, sir. Sensya ka na. Narito kasi yung pinsan ko, eh. Ito, huwag yung kalimutan to. Sliding washer. Ito ang kapal niya. Nakita nyo, oh. Okay? Kabit nyo yan. Bago yung secondary, yung clutch basket kung tawagin. Ito yung clutch basket. Op, nakita nyo yung bushing, umangat. Siyempre, kailangan may bushing yan. Tapos yung bushing yan, dapat naka-align lang dyan. Hindi sobra, hindi lubog. Tandaan nyo guys, ha. Hindi masyadong angat at hindi naman masyadong lubog. Tapos meron yung ano, yung pagitan, spacer washer. Para magkaroon ng hiwalayan dito sa pressure plate. So yung nakakabit niya ng tropa. Nakita niya yan. Kabit nyo na yan, mga pap. Mga tropa pits. Ayan pala si Kap. Nakita niya, mga paps. Hindi rin pwede na mauna ito. Nakita nyo? Okay, welcome back mga paps, mga tropa. Ito yung right side ng Shogun R, ha. Tapos yung ilagay itong gear na ito. Look, oh. Unahan nyo kasi ito. Baktago ang oil pump. Kasi hindi nyo ito may pa, mababaklas, diba? Ganyan lang. Kasunod, oil pump. Pag kinabit nyo oil pump, i-check nyo ang ito, rotation. Kasi baka maganit. Maganit itong umikot. Delikado yan para sa plastic gear. Oil pump gear. Pag maganit yung umikot, may tendency na mag-crack o maputol. Siyempre, pagka nasira yan, yung sirkulasyon ng langis niyan, hindi gagana. Wala na. Sisira ang makina natin, mga paps. Okay. Kaya sa selector niya, kasunod niyan, huwag niyong kalimutan yung sliding washer, yun, no? Dito sa main shaft, yung kabitan ng secondary clutch, and then yung bushing. Tapos dito naman, kabit natin yung ano, ha? Ito, mga tropa, yung kalimutan yung triangle na may 3, ano? May tatlong steel ball sa gilid. Dulot-dulo. Kanto-kanto yan. Yan. Ganyan yan, mga paps.
Tapos ito. Ito yung pinakantakip niyan, ayun oh. Dito magi-slide yung bulitas, yung steel ball. Para pag inapakan mo, tutuon niyan sa push rod and then sa catch lining para maghiwa-hiwala yan, mga paps. Okay. Ito pa ang kasunod yan, mga tropa. Huwag nyo limutin yung spring. Spring. Pero may washer yan, mga paps. Sesya na kayo, 100 tayo eh. Unahin nyo siyempre yung washer. So, washer, spring. At saka ito, itong bushing na ito. Ayan. Sa lupia, no? Nakita nyo mga tropa. Ayan, nakita nyo, dapat bumabalik-balik yan. Ayan. Okay. Nag-gets nyo na mga paps. Ngayon, pag-insert nyo na ito. Ito yung primary clutch. Ano sir? Okay, sir. Insert nyo ito. May tatlong roller bearings. Ayan, oh. Tsaka ito. Ngayon, may spring yan. Tatlo din. Remind ko lang kayo, huwag nyong babatakan yung spring. Di ba? Huwag nyong babatakan. Kasi pag binaltak nyo yung spring, magkakaroon ito ng problema. Ito. Itong circulation nito. Itong collar sa middle nitong bell, catch bell. Kaganit yan. Pag gumanit yan, magkakaproblema. Magkakaproblema. Okay. Wait lang, tropa. May customer tayo eh. Okay, mga paps, mga kaibigan. Ito yung primary clutch. Yung shogunar. Ito yung washer. Manipis lang yan. Yan. Tapos ito yung clutch cage. May spring yan dyan, tropa. May spring yan. No? Medyo maitim yung spring yan. Pag kinibit nyo yan, yung tayo ng spring, dito sa bandang kaliwa. Saka nyo isushoot dun sa primary clutch. Tandaan lang kasi nalalaglag ang spring yan, mga paps. Yan. Pagkalagay nyo yan, mga paps, may washer sa loob. Yung tatlong roller bearings. Susit nyo ito isa-isa. Ayun. Ayun o. Ayun o. Ayan, may dalawa pa. Ngayon ang pagkakabit niya, mga guys. Taas dito sa dulo. Alam nyo? Yan, isa, dalawa, tatlo. Sabit nyo yung collar. Sabit ng collar, yung may nakauslong bahagi na dalawa, yun ang sibabaw. Okay? Ilalim, wala yan. Yan. Pag kinabit mong ganyan, pihitin nyo yan ng clockwise. Ayun, pasok na. Pag pinit nyo ito ng clockwise ng collar, dapat mamumove nyo ito ng, marorotate nyo ito ng clockwise. Pero pag counterclockwise, may kagat na yan dito sa bell. Primary clutch bell. Ayan. Naiikot mo, diba? Clockwise. Pag counterclockwise, may kagat. Ibig sabihin, okay yan. Okay yan. Pero once na ito, ang nangyari is, hindi, may kagat din, pabutang clockwise, may problema rito yung kabit mo ng spring. Huwag nyong papatakan ng spring, mga tropa. Kasi ang mangyari, pag binatak nyo yung spring,
magkakaroon niya ng mawawala yung mawawala ng kagat pag pinihit niyo ang ito, pag pinihit niyo ito ng counterclockwise. Ngayon, pag kinabit niyo rito ng spring, sobrang batak, mawawala ng kagat ito, pa counterclockwise. Pero pag dito niyo bantay kinabit yung spring, pag dito niyo bantay kinabit yung spring at batak, ang mangyayari niyan ay may kagat ito, parehas tong may kagat. Hindi pwede yun, di ba? Kasi ito ay automatic, di ba? Ito ay okay, di ba? Okay, pagkakabit niyan, magkasama ang secondary clutch hub. Sabay mo ikakabit yan. Pagdidikitin mo yung gear na ito, itong part na ito, itong part ng gear. Okay, tapat ko muna. Kasi walang holder tong video natin. Hindi ko alam kung nakaka-captured. So guys ha, pagsasabay mo ito ha, ganyan guys ha, nakikita ka bag? Kita? So guys, pagsasamahin mo ito ha, nakita nyo guys ito, nakikita ito? Pag-insert nyo dyan, dapat dyan magkasabay mga tropa. Tapos ito, huwag nyo lilimutin itong clutch basket. Saka yung spacer washer sa gitna. Ayan. Tapal mo, shoot mo muna mga tropa. Tapos sasabayin nyo ito. Yung bushing ha, huwag nyo limutin. Ito. Hindi na kamal. Pasikot-ikotin nyo lang yan guys para makita nyo kung mag-insert. Nakita nyo yun o, dito kang balik yan, dapat yun naka ano yan, tas mo na konti camera yan. O, nakita nyo guys, pinuunan ko yan dyan. Tapos ito dapat guys, ito naikot nyo ito ng counterclockwise. Pero pagka clockwise, dapat ito may kagat. Kasama na yung crankshaft nun, guys. Okay? Ayan. Okay? Medyo tap nyo lang ng konti. Ayan, nakita nyo. Tumaganit-ganit pa nga, guys. Okay? Tapos, huwag nyo limutin itong primary clutch. Clutch weight. Ito yung clutch weight mga tropa. Maliwanag dyan, maliwanag. Tatapal nyo pa ganun mga tropa. Anong minuto na? 0 ano? 0:03? 0:24, 0:27, 0:28, 0:29. 0 ano? 0:30, 0:30. Igutin nyo lang mga tropa. Yun! Ato nyo? Yung shirt mo doon mga pa. Tapos, ito yung flat washer. Flat washer. Sige sa yan mga guys. At saka yung wave washer. May bushing po kayo? Ano po? Wala po, wala po. Wala po? Wala sir. Tapos ito yung ano niya. At
guys, guys, na kayo, madilim na eh. Ayan. Okay, ha. Alam nyo na yan, ha, mga tropa. Okay. Tapos takpan nyo na ng cover. Yung cover. Ang ilimutin yung ano, ha. Dito sa pusurad. Sa clutch pusurad. Ayan. Dito mo to. Tapos takpan nyo na ng cover pag nahigpitan nyo na ito. Cover. Yung cover. Ayan. Okay. Okay. Try mo na off na yun. Ito na yun, Pops. Medyo gabi na eh. Overtime natin kasi kukuha yung may-ari bukas. Ito yung pisto ng Shogun R, mga tropa. Nakita nyo ito, itong dot mark, itong zero mark. Ito ang gawin sa exhaust side. Pababa yan. Punta yan sa exhaust side ito. Itong exhaust side, okay? Itong tayo ng piston ring, yung putol ng mga piston ring, nakita nyo yung putol. Yung gap nyan. Yung putol dito, tapos yung isang putol dito sa second ring. Yung top all ring at saka yung second all ring, criss cross lang ang puto nyan, magkatropa, magkakalayo tropa. Ayan, tandaan nyo yan, ha. Kasi ito yung piston pin. Nakita nyo yung piston pin. Ayan, may piston pin lakyan dito sa loob. Ingatan yung malaglag dito sa loob nito, ha. Opo, eh. Ingatan nyo yung malaglag yan. Kasi pag nalaglag yan, edi siyempre, tatanggalin nyo. Nakita nyo. Ganito naman mga tropa. Kung wala, di ba minsan may arrow dito yung arrow. Meaning, doon ang exhaust side. Ngayon, pag nabura yan, ito mga tropa, nabura. Walang markings. Paano nyo malalaman kung saan dito ang exhaust side? Okay? Kumuha kayo ng screw. Ngayon yan mga paps. Ito yung mga tropa. Kumuha ka na yung screw. Hanapin mo yung center point nito. Pag ginanaman yan mga tropa, nakita nyo? Yung bigat ng piston ay papunta rito sa left side. Ayan o. Oh. Ibig sabihin, yan ang gawing exhaust side. Yan ang exhaust side mga tropa. Ganyan paghahanap pag nawala ang marking sa ibabaw. Okay? Nakita nyo? Ayan yung exhaust side, ha? Oh. Ayan yung exhaust side, ha? Insert natin ng ano, ng ito. Pag tinignan nyo mga tropa, ayan o. Mas lamang yung bagsak dito. Kung saan mas lamang yung bagsak dito, or dito man yan, yun ang exhaust side. Okay? Okay. Tandaan nyo mga paps, yan ang paghahanap ng exhaust side. Kahit mawala man yung markings. Nakita nyo yung markings? Mawala yung arrow. Mawala yung markings. Yun ang tamang paghahanap ng ano, exhaust side. Yun na tinatayo kasi tropa. Marami ako ginawa. Kakapit natin yan. Yung cylinder block. Stator side. Magneto side. Then yung cylinder head. Okay. Okay. Mag-click lang ulit mga paps, okay? Siyempre meron yung mga ano, tensioner guide. At saka yung isa pang guide, okay? Okay. Yun. Pagkakabit ito, nung pin clips, ingatan nyo, wag malaglag, maglagay kayo ng basahan dun. Tapos wala na makikabit nyo na ito, ikutin nyo. I-move nyo siya ng clockwise or counterclockwise, dapat iikot siya. Tapos na makakalan kayo ng lagitek, ikutin pa rin nyo para sigurado naka-insert yung pin clips, ha. Kasi importante yan, pag walang pin clips masisira yan, lalabas ang piston pin yan. Okay, kaya mga guys, gabi na lang kaya okay, ayan, kakabit natin yung block. Pagkakabit ng block, check nyo yung dowel. Dalawang dowel yan, eh. Okay.
Ayun. Okay, mga tropa. Insert nyo yan, oh. Tandaan lang. Huwag nyo mamadaliin, ha? Basta huwag nyo mamadaliin, mga paps. Mga tropa. Ayan, nakita nyo mga guys. Kaya siya na kayo kasi wala naghahawak niyan eh. Wala naghahawak ng camera natin. Nakita niyo yan? Nakita niyo yan mga babs? Oo. Oo na. Sa pagka ayaw pumasok, huwag nyo pilitin. Smooth lang dapat yan, papasok dyan. Kung gusto nyo, lagyan nyo ng ano. Yun. Konting langis. Sesyon ako, inipit ko lang sa dalawang hita ko yan eh. Para makapitan ko ng dalawang kamay yung ano, block. Tapos pasok natin. Yun. Check nyo yung gasket sa gilid kasi baka naiipit. Yun. 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 Okay. Ayan, nakita nyo. May double pin yan. Dalawang double. Huwag yung limutin, ha. Yan na nga yung piston. Naka-dap dead center na yan. Okay. Ugaliin nyo maging malinis mga tropa. Tandaan nyo, pagiging malinis is ano yan, susi yan sa matinong ano, sa matinong paggagawa. Okay, hanggat maaari walang nakaumbok na pinagluma ang gasket dito sa lahat na yan, kasi kakaroon nyo ng less compression or maglilik ang oil niyan. Okay, maglilik ang oil. Tandaan nyo yung mga tropa. Ha? Tapos nating maikabit ang ano. Doon tayo sa cylinder head. Okay? Yeah. Siyempre, gasket muna. Diba? Okay, mga paps. Ito yung continuation. Nasalpak na natin yung cylinder head. Ito yung tatandaan nyo, mga kaibigan. Yung timing mark ng cam sprocket doon sa cylinder head, ayun o. Dapat yun, tapat yun mga tropa. Tapat ha. Ayan, okay. Nakata nyo yan, tapat yan dyan. Top dead center yan ha. Top dead center, both valves are closed. Dapat ito ay tapat dito. Tapos check nyo rin dito sa side ng magneto. Dapat ito ay yung letter T. Yun, letter T. Medyo malabo-labo. Ayun, no? Letter T. Yung hindi yung T. Yung guhit ng T. Kalapit. Yun. Tapat yun doon. So, yun, no? Yan. Tapat yan yan. Sentro. Meaning to say, nasa piston mo, nasa top dead center. Okay? Ngayon, sa ating sitwasyon, pag tinapat natin yan dyan, tapos tinik natin ang timing dito, okay, halos ay sentro naman. Nakita nyo to guys, to. Nakita nyo to. Ito yung zero, ito yung timing. Ngayon medyo angat yan ng konting-konti dito sa cylinder head, yung hukay. Mas okay yan kaysa ito, ilagay mo rito sa banda rito. Wag, mas maganda rito sa taas. Kaya ito medyo nakataas ng bahagya, konting-konti, lundoy ng kadena ito, yung timing chain. Pero pag nag-replace na kayo ng bagong timing chain, ito, zero, pantay na pantay yan dyan. Okay? Ganyan lang ang pagbabalik ng Shogun R125. Tandaan nyo yan guys ha. Yun ang importante. Timing, top dead center,
at saka yung zero mark nakatapat doon. Balik yung cover, carburetor, and then yung magneto cover. Okay. Okay mga tropa. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel ko. Tandaan nyo, Job Motor of Infanta. And thank you for watching. Okay. Thank you.